Yan, so kwentutang beta lang tayo, mga George, no? Yan, so pinaita ko lang dito yung ano, yung beta na si Glay. Yan, nabenta na natin yan sa isang kabeta bibs natin from Commonwealth. Yan, sa Tandang Sora. Yan, so ito si Mano, ang shy type, no? Yan, na-pick up na, nakarating naman na yan. Yan. So, ayan, kwentutan tayo, mga George, no, kung paano natin winawater change yung mga beta fry natin. Siyempre, so may workshop tayo. Yan. And, dapat linisin natin yan. So, yung baga dyan natin lalapag yan, eh. Mga beta, milk teacup. Yan. Oops, ipaganong ba, no? Oops, bukas tayong ilaw. Sa pang-ilaw. Yan, mga George, oh. Para maganda na may viewing experience. Oops, medyo may juggle-juggle pa tayong nangyari doon. Yan, so lapag lang natin yung mga beta cups natin. So ito is malinis ng beta cups yan. Kasi 100% water change yung gagawin natin dito. Yan, so set up lang. Siyam na pirasong beta cups yan. Dahil isang layer ko is 18. And isang line sa row sa layer na yun is 9 beta cups. Yan. Pinakita ko lang yung ano, tabo na gagamitin ko at yung beta cup. Yung kasi ang sukatan ko pag fry pa lang. Ayan. So, ganyang karaming tubig lang lalagay natin sa alin sa ating malinis na milk tea cup. Ayan. So, ito mo may ginawa ko sistema na yan, parang hindi ka baba ng baba. Tasalok dan salok gamit yung beta cup. So, may isa kang tabo, puwa sa timba, tapos sukat-sukat lang, mga George. Kasi, ano yan eh, kumbaga, kung meron kang 200 na beta, kailangan mo water change. Nakakapagod yan. Kaya, kailangan mo gumawa ng sistema para nung sa ganun eh, madali mo ma-accomplish, tapos hindi ka pagod na pagod at the same time. Yan. Yan pa lang mga nasa kanan natin na tank na yan is mga fry yan ng Candy Koi na lalaki at Galaxy Koi na babae. Yan. So, tsaga-tsaga. Yan. Sukat. Tapos salin sa ating milk tea cup. Yan o. No? Cinematic effect yan. Actually, mga George, no? Para, kumbaga, astig. So, raw video naman to. Bala ko kasi actually gawin medyo ma-action. Ganyan. Kumbaga maganda yung cinematography. Kaso, matrabaho. Yan. So, yun. So, napakita natin na nalagyan na natin ng tubig, no? Tapos, na-set up na yung mga beta tanks natin. Milk tea cups natin. So, dito naman yan. Nakikita nyo yung kulay green na timba na yan. Diyan natin tatapon yung maduming tubig. Tapos gamit nung BBS na net na to. Yan. So, lalagay natin yung fry doon. Tapos nilalagay ko na doon sa harela ng beta cup kanina na nalagyan natin ng malinis sa tubig. By the way, ano yan? Classic na stock water na may unting asin. Yung tubig na nilalagay ko sa kanila. Ganun. Oops. So, makita mo, magkakatabi sila para madaling access. So, yung kulay green, yung lagay nga ng madaming tubig natin. Pagkatapos, makita mo, nakastock na dyan yung lagay ng maduming milk tea cup. So, access, tatapon ko na lang doon. Yan. Yan. So, dumudukwang-dukwang ako doon sa may barracks sa left side. Magkakalapit lang naman yan, kaya madaling access. So, dukwang dun sa barracks, tapos tanggal ng tubig, sala ng beta, tapon ng milk tea cup dun sa gilid, tapos lagay naman ng beta ngayon dun sa malinis na tubig. Yan, ganyan lang yung proseso, paulit-ulit. Alam ko, umabot lang to sa 9 na beta cups. Ah, hindi. Actually, yung pagkuha dun sa beta rack natin, pagsala sa beta,
paglagay dito dun sa fresh na water. Sa 9 na perasong milk teacup, umabot ng 2 minutes and 19 seconds yata. Mga ganun. Pero kasi mabagal yan, kasi sinisipat-sipat ko yung video, mga George, kung paano gawin. Ngayon hindi pa tayo, hindi tayo actually pro dito eh. Yeah, so gusto ko lang pakita sa inyo, kumbaga, inspire kayo mga George. Ayan, so dito sa part na to, papakita ko yata dito eh, kung anong itsura kapag so na-filter out, natanggal mo na eh, na-filter out mo na using yung BBS net natin, no? Ayan, so papakita ko nga lang dito anong itsura kapag nilalagay ko na siya sa malinis ng milk teacups natin. Ayan, so yun yung process na pinakita ko kanina. Ayan ang mga George. Oop, ayan, so filter lang na isda. Tapos, uy, nako, tumulon na. Huwag naman, ayan. So, balik na natin sa, lipat na natin sa malinis na, no, na milk teacup na may fresh na stock water with salt. Ayan. Cover din, nako. Galaxy ko, ayan. Ayan, so, makita naman pala sa camera mga George, no. Ayan. So, oop, lipat. Ayan. Ganyan lang mga George. Simple, no? So, ayan, paulit-ulit lang na gagawin yan. So, kung meron kang 5 na beta, maglilinis ka, excuse me po. So, ganyan, yung mga kailangan pagtsagaan mo, George. Ayan, so, nayari na natin. Oops. Ayan, ang susunod na gagawin ko. So, bagong linis na yan. Papakainin na natin ng ano yan. Ng tube effects worm. Ayan. Ayan, no? Oop. Tapon lang. Medyo malahan eh. Para hindi na, baga, magkaroon ng contact dun sa tube. Ayan. Ayan, no? Pakinuha ko yun. Cut muna natin yan. Prepared na ito mga George. So, nalinis mo na. Nailagay mo na sa bagong tikap na may malinis na tubig. Ayan. So, papakita ko lang na ayan, binabalik ko na sa beta rack natin ulit yung mga beta. So, para gawin yun, yung mga beta sa likod, lalagay ko muna sa harap yan. Kasi mahirap nandukutin mamaya. Eh. Kumbaga, kapag nilagay mo sa harap yung malinis, ayan. So, ginawa ko na rin sistema para sigurado ako na malinis silang lahat. Baka kasi makalimutan mo. So, madali lang malaman kasi yung maduming tubig is ano mo naman, hindi clear ang kulay, no? Tapos may tae-tae pa yung mga kumbaga, mga milk teacups natin na pinaglalagyan ng beta. Ayan, yan lang. So, balik. Ayan, lagay na natin. Ayan, so, fresh na naman yung mga beta natin, mga George. Ayan, ganun lang yung sistema, paulit-ulit. Ayan, ganyan. Sana, ayan, sana dito sa video na to, nag-enjoy kayo. At na-inspire kayo maglinis ngayon. Since weekend. So, susunod ulit na kwentutan natin, mga George. Bye-bye!